Okay, dyan muna tayo. Turo ko muna yung mga familiarization ng mga chords. Ang chords niya, sa stanza ay E minor 7. Yung E minor 7 dito. O, ang kapo muna natin, ilalagay natin sa kumikapo kayo sa pang-apat na fret. Tapos, sa E minor kasi F. G sharp minor siya. So, kukunin natin sa E minor para madali at kapo. Apat, tapos E minor 7. Tapos ang bagsak ng daliri, nandi dito siya sa pang-anim. Yan. Fifth string. Ang strum niya, pa-down-down lang pwede na. G. So makita niyo yung dot dyan. Yung kulay gray, yung C add 9 tsaka yung D sus 4, yung kulay gray na dot, yan. So yan ay daliri na sample yung C add 9. So kunyari C, no, nag C kayo. Tapos merong dot na gray, ito yung dot na gray eh. So matatabunan nyo itong original na tipa nya rito, ilalagay nyo to. So yan, pwede nyo ngayong gawin na gawin yung my gray, pwede nyo rin gawing C as is na. Pwede nyo ilagay yan, pwede nyo rin hindi ilagay. So maganda kung ilalagay nyo rin. Pero parehas pa rin yan. Ganon din sa D sus 4. Pwede nyo ilagay, pwede nyo ilagay na ganito. So katulad ng mga merong chords dyan na katulad ng C major 9, yung ganito ang chords. Diba? Yung tinitip ako kanina, iba yung sa diagram, iba din yung sa kamay ko. So ginawa ko lang siyang C para hindi siya nakakalito. Pwede niyang kunin yan. No? So sa C add 9, yung C major 9, C augmented, o ano pa, yung kung ano mga C. Pwera lang sa mga C7 tsaka yung C minor. Lahat yan pwede nyo ibagsak sa C na yan. As is nyo na C. Parehas lang din yan. C add 9, C major 9, C major 7. Pwede nyo gawing C. Kung hindi kayo talaga, hindi ka familiar sa chords,